bayan. Tinututukan ng ABS-CBN News ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng bagyong Florita. Yahatid po namin ang mga pinakahuling balita mula sa Cagayan, Ilocos, Isabela, Zambales at maging dito sa Metro Manila. Sinuspindi ng Malacanang ang klase sa mga pampublikong eskwelahan at pasok sa mga opisina ng gobyerno dahil po sa bagyong Florita. Sa anunsyo ng palasyo, walang pasok ngayong araw hanggang bukas, Miyerkules, August 24. Sakop ng utos na ito ang National Capital Region, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan, Zambales at Bataan dahil sa malalakas na ulan at bahang dala ng bagyong Florita. Ipinauubaya naman ang desisyon kung magsususpindi rin ng pasok at trabaho ang mga pribadong paaralan at tanggapan. Binabantayan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga landslide-prone at flood-prone areas sa Hilagang Luzon na naapektuhan din ng magnitude 7 na lindol nitong Hulyo. May nakatakda namang 800 million pesos na pondo para sa mga lugar na mangangailangan po ng agarang tulong. Ayon kay Social Welfare Secretary Erwin Tulfo, may mga food packs nang naipamahagi sa mga local government units sa mga rehiyon ng Ilocos at Cagayan Valley. Mayroon pang naka-standby na mahigit 100,000 food boxes. Naka-red alert ang buong kagawaran. Naka-alerto rin po ang mga regional offices sa Cordillera Autonomous Region, Regions 1 at 2, para tumugon sa pangangailangan ng mga lalawigang binabayo ngayon ng bagyong Florita. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa halos 200 pamilya sa Carr at Cagayan Valley. Ayon pa sa NDRRMC, may 3 kalsada sa Bicol Region at 1 tulay sa Cagayan Valley ang hindi madadaanan ng mga sasakyan. Binantayan ng ABS-CBN News ang binanggit na puwersahang paglikas ng lokal na pamahalaan sa halos 150 pamilya sa Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong Florita. Nasa mga evacuation center na sila ngayon. At live na papatrol mula sa Pagao, Cagayan, Jack Batalyones. Jack, kumusta na mga residente ngayon dyan? Well, karamihan na tulad na sinabi mo kanina, no, Alvin, no, karamihan sa mga residente na inilikas ay nasa mga evacuation centers na. Well, tungkol naman sa panahon, sa mga oras na ito, Alvin, ay maganda na ang panahon dito sa lalawigan ng Cagayan. Hindi katulad kanina, no, no, bandang alas 2 ng hapon kung saan talaga masungit ang panahon at ramdam yung lakas ng bagyong Florita. Matinding buhos ng ulan ang dala ng bagyong Florita sa lalawigan ng Cagayan. Kaya naman nagkukumahog ang mga taga-Cagayan tulad ni Melowin Berbano. Lalo't batid nila kung gaano katindi ang epekto ng hangin at baha sa kanilang lugar. Pagkagising po namin kayo ng umaga, ang lakas na po ng ulan, tapos yung mga ibang puno po dyan, nagsisiputulan na, nagsisibagsakan na. Pinasok naman ng tubig ang ward sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao at ilang bahagi ng pasilidad. Kaya kinailangang ilikas at ilipat ang mga pasyente. Sakuha naman ni Bayan Patroller Julie Ann Lapay tungkol, makikita ang hagupit ng bagyo sa pagpapayuko sa mga puno. Binahari ng kanilang bakuran matapos ang walang patid na buhos ng ulan mula alas 3 ng madaling araw kanina. Alas 7 ng umaga nang mawalan din sila ng kuryente. Sa bayan ng Bagao, mistulang naging dagat ang taniman ng mais dahil sa baha. Umapaw din ang ilang ilog kaya isolated ang maraming barangay. Ang lumubog na tulay na ito, pilit pa rin tinawid ni Tito Maling sa kabila ng malakas na agos ng tubig mula sa umapaw na ilog. Delikado nga sir, kaso lang kailangan namin lang umuwi. Kasi dyan lang kami sa Samsung, nandiyan yung pamilya namin. Ang Municipal Disaster Risk Reduction Management agad nagpatupad ng forced evacuation. Sa kabuuan, 36 na pamilya at 103 individual ang inilikas mula sa Zone 6 at Zone 7 at dinala muna sa multipurpose hall ng barangay. 29 na pamilya ang inilikas mula sa barangay Bagunot at 15 individual ang inilikas mula sa barangay Bitag Grande. Yung kasing Taytay Bantay ay may threat po siya for a possible landslide.
eh, kung hindi kami magkandak ng force evacuation, eh, paano kung magkaroon ng landslide at mataburan yung mga tao. Meron po kasi kaming experience nung Ulysses na merong natabunan, may namatay, may casualty sa amin. Sa kabuuan, nasa 138 na pamilya ang inilikas sa mga evacuation center sa Cagayan habang naghihintay makabalik sa kanilang mga naiwang ari-arian at tahanan. Okay Alvin, no, kahit nag-improve na yung weather condition dito sa lalawigan ng Cagayan, ay patuloy pa rin naman nagbabantay yung local government as well as yung provincial government, lalo na doon sa mga lugar na prone sa flood at landslide. At Alvin, doon sa usapin naman tungkol sa power supply dito sa lalawigan ng Cagayan, sa latest data na nakuha natin, 19 na bayan dito sa Cagayan ang walang kuryente ngayon. Pero hindi ibig sabihin, Alvin, na maraming nabuwal na poste kasi hindi naman ganun yung situation. Nais lang nila na masiguro na walang nasira sa mga linya bago nila ibalik yung supply ng kuryente. Alvin. Jacqueline, awin lang natin. So sa ngayon, ligtas na yung area mo, yung Cagayan, o naka-alerto pa rin sila kasi baka bumalik pa yung mga malalakas na ulan at hangin ngayong gabi hanggang bukas? Yes, Alvin, no, binabantayan talaga nila dito is yung baha, no, lalo na dyan sa bayan ng Alcala dahil yan lagi ang binabaha. Tsaka itong bayan ng Bagao, binabantayan pa rin nila kung bumalik uli, lumakas ulit ang ulan mamaya, well, nandyan yung threat ng baha. Kaya nga sabi nila, continuous ang monitoring nila, Alvin, doon sa mga flood-prone areas. And again, Alvin, pati yung mga landslide-prone areas, no, talagang babantayan nila, mag-observe sila mamaya ang gabi kung lalakas ulit ang ulan. Kasi kung matatandaan nga natin, just a few weeks ago, nagkaroon ng pagyanig dito sa Northern Luzon. At sabi nga nila, lumuwag or medyo naging loose yung lupa and at the same time, nabasa ngayon. So nandun pa rin yung threat ng landslide. So continuous ang kanilang monitoring from provincial government down hanggang sa mga local government units. Alvin. Maraming salamat, Jack Batalyones.